Nagtataka po ko, bakit po gabi lang po yung time slot na binigay po sa kanila? Ito na rin po ba ang huling araw ng inyong pananatili dyan po sa tatlong SM na yan? Mr. Joel Lamangan? Ang bias ba talaga itong ABS-CBN, TV5, kung ano-ano pa pong masa malalaking kumpanya ng pagbabalita? Hindi niyo po binabalita na flop po yung palabas ni Vince Tanyada at ni Mr. Joel Lamangan? Ang bias niyo po talaga, kami na lang po magbabalita kung ano pong magandang i-award sa kanila, no? May ibabalita po ko sa inyong napakasamang balita. Hindi ko po alam kung paano ko po ito sisimulan, mga lods. Kasi nga po, nung isang araw lang, di ba nakita nyo naman po, sinama ko pa po sila sa vlog nung nakaraan eh, nandun pa po sila eh. Pero ba't ganun? Ba't bigla-bigla na lang silang nawawala? Na maalam na po ang oras ni Peligro, mga lodi. Kala ko po ba kakapit kayo? Kala ko po ba kakayanin yung tapatan ng ma'am ni Mr. Daryl Yap? Bakit naman po ganun? Tinaningan ko pa nga kayo ng isang linggo pa eh. Ba't ganun naman kinabukasan umalis na agad kayo eh? Tumakabilang buhay na agad yung palabas ninyo. Yan po ang ating tatalakayan ngayon, mga lods. Sobrang lungkot ko po talaga dahil paano po malalaman ng sambayan ng Pilipino ang ginagawa po nilang palabas na yan daw po ang magsisiwalat sa ating mga kababayang Pilipino sa tunay na nangyari noong 1986. Dinidistort daw po kasi ni Mr. Daryl Yap yung palabas eh. Kaya gumagawa rin po sila ng palabas na itatapat po dito sa ma'am ni Mr. Daryl Yap. Yun nga lang po. Hindi po sila tinangkilik. Panalangin na lang po natin kung saan man po sila napunta ngayon. Ipapakita ko po sa inyo kung saan nyo pa pong gusto mapanood sila. Baka naman kasi may gusto pa pong humabol. Ayan po ang ating ipapakita sa sambayan ng Pilipino. Congratulations nga po pala sa mga nagsasabi po talaga ng tunay na kasaysayan. Yung mga nagsigapaganapan po dito sa palabas ni Mr. Joel Lamangan, yan po ang napapalaan ninyo. Ayan po, malungkot po pala ako, nakalimutan ko ba tumatawa ako. Paano na yan, Mr. Joel Lamangan, Director? Diba, nung nakaraan, puro po kayo patutsada kay Mr. Daryl Yap na dinidistort ang ating tunay na kasaysayan. Ba't ganun po? Hanggang ngayon, nasa sinihan pa rin po yung palabas ni Mr. Daryl Yap. Habang naman po yung sa inyo, sumakabilang buhay na nga po sa mga ilang SM Cinemas. Gusto nyo pong malaman, baka sabihin niya nagsasabi na naman po ako ng kasinungalingan dito. Yan po, laging bukabibig ng mga utak kalangka. Bibigyan ko po kayo ng ebidensya. Ito na po yun, mga lodi. At dahil hindi nga po gumagawa ng video si Peps TV nang wala pong mapakitang ebidensya sa inyo, ito po para sa kaliwanagan po ng ating mga kababayang Pilipino na totoo po ang sinasabi ko. Kung maaalala nyo itong oras ni Peligro, mga lodi, na isali ko pa po sa panonood ko ng ma'am ni Mr. Daryl Yap nung nakaraan. At sinabi ko pa po dun sa video ko, mga lodi, baka abutin na lang po siya ng isang linggo. Yun po pala, mga lodi. Kinabukasan, inalis po ng SM Cinema dito po sa amin sa Davao. Kawawa nga naman po, mga lodi, no? Dito nyo po sila mapapanood para po sa gustong humabol. Oras de Peligro sa SM Mall of Asia, alas 7 po ng gabi, sa SM Mega Mall, at saka po sa SM North EDSA. Baka sabihin nyo, nagbibiro po ko, tatlo na lang po yan, mga lodi, ha? At saka, nagtataka po ko, bakit po gabi lang po yung time slot na binigay po sa kanila? Ito na rin po ba ang huling araw ng inyong pananatili dyan po sa tatlong SM na yan? Mr. Joel Lamangan? Sorry, nakalimutan ko, malungkot pala ako. Ayan po, no? At bakit po panggabi lang po ba itong palabas na to? O dito lang po talaga may pumapasok? Ba't nung ako 8:30 yun, ha? Last full show yun, ha? Ako lang mag-isa rin nun. Diba? At para naman po sa kapanatagan ng iba dyan, baka sabihin naman po ninyo, napaka-bias ko naman. Bakit oras ni Peligro lang yung pinapakita ko? At papunta naman po tayo sa ma'am ni Mr. Daryl Yap. Ito po ang dapat ninyong panoorin. Hanggang ngayon po, patok pa rin po sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po ang tinatanggap na tunay na kwento ng ating mga kababayang Pilipino. Yan po, hindi po yan dinidistort dahil lahat po ng mga palabas na ginagawa po ni Mr. Daryl Yap, meron po silang matibay na ebidensya. Galing po yan sa dyaryo, sa balita po sa ibang bansa na makikita nyo po sa palabas na isinisingit po nila dun. Kaya yung mga nasasabi na hindi totoo yung pinagkikwento ni Mr. Daryl Yap dito, bahala po kayo sa inyong sarili.
Basta po, nananalangin na lang po kami sa kaluluwa po ng oras ni Peligro. Parang hindi po nabawasan ang sinihan kung saan po mapapanood itong mom ni Mr. Daryl Yap, mga Lodi. Nandito rin po yan sa Davao City hanggang ngayon, di ba? So yan, okay na po kayo ha. Baka sabihin nyo kasi bias ako. Ayan o, nasa baba po yan hanggang letter. Ang dami talaga hanggang Valenzuela, mga Lodi. Yung pinakalas na letter, mga SM Valenzuela. Okay? Contento na kayo. Balik na tayo sa studio. Ito naman po ang pumapasok na katanungan sa aking kaisipan. Totoo po kaya talaga yung award na natanggap po ni Mr. Vince Tanyada sa kanyang palabas na kapit? Dahil po kasi, dati-rati, ang dami-dami po nilang mga pakulo. Bakit po ngayon wala po kayong paganto? Diba? Sabi nyo, tinatangkilik at marami pa rin naniniwalan. Grabe nga po yung pasasalamat nyo sa sambayan ng Pilipino dahil sinuportahan yung katip at meron pa po kayong PAMAS Award. Ito naman po ang aming katanungan ulit. Bakit hindi po kayo naglalabas ng magandang balita sa inyong mga ginawang palabas ngayon na Oras ni Peligro at saka yung Ako si Ninoy? Nagtatanong lang naman po ako dahil ang bias po talaga no, kapag maganda po yung epekto sa kanila ng palabas, grabe po sila makapag-broadcast. Pero kapag negatibo naman po ang kinalabasan ng kanilang palabas, parang ang tahimik naman po ng balita para sa inyo. Ang bias ba talaga nitong ABS-CBN, TV5, kung ano-ano pa pong nasa malalaking kumpanya ng pagbabalita? Hindi nyo po binabalita na flop po yung palabas ni Vince Tanyada at saka ni Mr. Joel Lamangan? Ang bias nyo po talaga, kami na lang po magbabalita kung ano pong magandang i-award sa kanila, no? Mapapatanong ka talaga, totoo po ba talaga ang award ng katips? Dahil kami po talaga hindi naniniwala dito. Hindi po kumita yung palabas magkaroon ng gantong award. Hindi po natumbasan ang Made in Malacanang ni Mr. Daryl Yap ng katips. Pero nagkaroon po siya ng limpak-limpak o hakot award daw po siya sa PAMAS Award, di ba? Ngayon wala po silang mapakita ng mga ganto dahil nga po, flop, ba't hindi po binabalita sa ating mga news network dito sa ating bansa? Di ba puro good news lang ba yung binabalita? Di ba puro mga bad news naman sa pamahalaan nung nakaraan yung mga binabalita nyo sa ating mga kababayan Pilipino? Ba't ngayon? Wala bang bad news itong palabas ni Mr. Vince Tanyada at Joel Lamangan? Ako na lang po magbibigay ng award sa kanila. Total, gusto nyo naman po ng maraming award. Ako na po magbibigay ng napakagandang award sa kanila. Sila po ang tuturingin natin na best flop movies in the Philippines. Palakpakan po natin sila, mga Lodi. Nakakalungkot man pong isipin, pero yan po ang katotohanan. Kung hindi man po mabalita sa mga malalaking TV network, mga Lodi, ako na lang po magbibigay sa inyo nitong balita na wala na po ang Oras ni Peligro at saka yung Ako si Ninoy. Konting hinga na lang po sa ilang sinihan itong Oras ni Peligro at mawawala na rin po itong kagaya po sa Ako ni Ninoy ni Vince Tanyada. Di ba magandang award naman yung binigay natin, mga Lodi? Kasi world record breaking to, mga Lodi. Yan yung napapala ng mga mapagmataas. Kala mo kung sino magagaling, kala mo sino talagang nagsasabi ng katotohanan sa bansa, pero sila-sila na lang po ang naniniwala. Hindi nga po sila sinuportahan ng mga supporters po ni Mama Lilin at saka supporters po ng Aquino Administration. Di ba marami po kayo? Di ba sabi nyo po dinaya kayo ng eleksyon? Bakit hindi po ninyo mapakita ang suporta sa dalawang palabas na to na magsisira po ng pangalan ng mga Marcoses? Ayan po ang kinalabasan ng inyong paninira habang kayo po ay pabagsak. Yung martyr o murderer naman po ni Mr. Daryl Yap ay namamayagpag. Hanggang dito na lang po, mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Peace. Nakakalungkot po talaga.